Magandang araw, ako si Nads. Tara, samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa ay nagmumula sa Gospel ni St. John, chapter 21. At ito ay isang familiar na passage. Ito ang tagpo kung saan si Kristo ay tinanong si Pedro makailang ulit, ng tatlong beses, kung mahal siya nito. Peter, do you love me more than this? At si Peter naman ay sumagot sa kanya tatlong beses din na oo, mahal niya ang Panginoon. Maraming reflections na mababasa tayo at mapapakinggan tungkol sa passage na ito. At may isa pa nga na nagsasabi na ang tatlong beses na pagbabanggit ni Pedro na mahal niya si Jesus ay pagbabawi sa tatlong beses na itinanggi siya nito. Yan ang isa sa mga pwedeng kunin na reflections. Pero alam nyo, nung ako'y nagnilay, may iba pa akong nakuha at gusto ko yung ibahagi sa inyo. Ganun na lamang ka-rich, kayaman, kalalim ang salita ng Panginoon. Na pag atin itong binasa na may bukas na puso at pag-iisip, magsasalita ang Banal na Espiritu. Handa ka na bang pakinggan ang mensahe ngayong araw? Ito yun, kaibigan. Hinahamon tayo ng Panginoon na patuloy na panibaguhin ang ating pagmamahal. To continuously renew our love. Bakit ganun ang hamon ng Panginoon? Sapagkat sa araw-araw na ginawa ng Diyos na tayo ay nagmamahal, madalas tayo ay napapagod. Anong ibig ko sabihin na natapapagod tayo? May mga pagkakataon na ba sa buhay mo na nagmahal ka at wala kang nakuhang kapalit? Meron bang pagkakataon na ikaw ay nagtiwala at ikaw ay napagtaksilan? Meron ka bang pagkakataon na hindi nasusuklian ang iyong kabutihang ginagawa? Yung mga yang pagkakataon ang nagpapahina, ang nagpapawala ng init ng alam ng ating pagmamahal. At doon tayo'y napapatanong sa mga pagkakataon na yan, magmamahal pa ba ako? Kaya ko pa bang mahalin ang taong ito? Kaya ko pa bang mahalin ang trabahong ito? Kaya ko pa bang mahalin ang Panginoon? Dahil parang hindi sinasagot ng Diyos ang dasal ko. Kung ikaw ay nagdaan na sa mga tagpong yan, sinasabi ko sa iyo, merong pag-asa. At ang pagbasa na hatid, ang pag-asa na hatid ng pagbasa ngayon, ay ito, alam ng Panginoon ang nilalaman ng iyong puso. Alam ng Panginoon ang hirap na iyong nararanasan. Alam ng Panginoon ang bigat na iyong pinagdadaanan patungkol sa pagmamahal sa Kanya, sa pagmamahal sa iyong kapwa. Kaya nga sinasabi niya sa atin ngayon din, sundan mo ako. Sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon ay isang pagmamahal na pagtataya ng lubos na walang hinihinging kapalit. Yung Kanyang unconditional, sacrificial love ang nais niyang gawin nating model, pamantayan sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Sapagkat tayo rin naman, sa oras na tayo ay nagkukulang sa Panginoon, Kanya tayong tinatanggap at minamahal muli. Yan ang hamon sa atin. To love others the way God loves us. And He has shown us how He has loved us through Jesus Christ. Kaya ngayong araw na ito, isa sa maganda nating ipagdasal ay ang grasya na magmahal ng kapwa tulad ng pagmamahal ng Panginoon. At yan ay hindi natin magagawa sa ating sariling lakas lamang. Kailangan natin ng tulong ng Banal na Espiritu upang magawa ang ganyang uri ng pagmamahal. Kung kaya, kaibigan, ipagdasal natin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas at mga pagkakataon para magmahal katulad ng Kanyang pagmamahal. At sa ating pagsunod sa Kanya, maranasan natin sana ng mas matindi ang alam ng pagmamahal ni Kristo. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng video na ito o ng reflection na ito, i-like mo at i-share. Maging boses ka ng pag-asa sa marami pang tao. Muli ako po si Nads na nagsasabi sa inyong
sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. Magandang araw!